nasanay mag-dinner. So, ayan. Habang nag-dinner, nakasalang na or niluluto ko na yung ating pork belly. Pinapakuluan ko na siya para lumambot. And isi-share ko sa inyo yung mga ingredients na nilagay ko. Kasi tomorrow, gagawin namin itong parang crispy pata. So, ngayong gabi, nire-ready ko na siya. So, ito yan. Sabay-sabay lang or sama-sama lang yung ingredients. Hinugasan ko ng maayos yung ating pork. This one, the pork belly. And then, nilagyan ko siya ng tubig. Naka-level niya yung itong baboy. Kaya lang kasi ngayon medyo kumunti na dahil na-absorb niya na. Kanina ko pa ito pinapakuluan, pinapalambot. So, nilagyan ko siya ng mga isang buong anong tawag ito? Garlic or yung ating bawang. Nilagyan ko rin siya ng dahon ng laurel, siguro mga 4 piraso. And pamintang buo. Kung walang pamintang buo, pwede na rin yung pamintang durog. So, ito yung ating bawang. Ayan, marami-raming bawang para mas malasa. And naglagay din ako ng pork cubes at saka salt, pepper, garlic powder, and then water. So, okay na itong ating pinapakuluan. Malambot na siya. Hindi naman talaga kailangan na sobrang lambot kasi lulutuin pa natin ito tomorrow. And then, dito natin ilalagay yan sa strainer para lumamig at saka tumulo siya. Ayan, strainer. And then, this one, hindi ko na tikikip. Pero hindi ko siya itatapon sa sink. Ilagay ko siya, palalamigin ko, and then lalagay ko siya sa plastic bago ko siya itapon. Palamigin ko lang yan dito. And kapag malamig na to, ilalagay natin siya sa freezer or pwede na rin sa chiller. Morning, ka-good vibes. So, morning na. Kagabi natin sinalang or pinakuluan, pinalambot yung ating pork. So, ngayon, lulutuin na natin siya para yun yung aming brunch. Happy morning! Nilagay ko lang siya sa plastic and then nilagay ko siya sa chiller. Nakaganto lang siya. So, after ko siya pakuluan, dinrain ko siya habang pinapalamig ko para before ko siya ilagay nga sa ref, malamig na siya, hindi siya mainit. So, umpisa na natin. Tayo ko siguro na tatlo, be. Ang sabi mo, ganyan. Ganyan nakatayo. Ganito. Ano siya ba na? Para mabalansin mo. Yan, ganyan. Sugatan naman na sa konti. Anong tingin ko hindi nalagyan ng alat yan? Hindi, ang ano ko na lang, lagyan na lang natin ng garlic powder. Yan, ganyan na lang. Babe, ito, garlic powder na lang para safe, hindi siya maalat. Naiwanan natin siya sa tatlo. Ito niyo ba? There. And then, garlic powder na lang kasi may timpla na to habang pinapakuluan ko nga kagabi. Baka mapaalat kasi. Kaya, hindi na natin nalagyan ng asin. Dingin-dingin na lang na, Ben. So, there you go. Ikaw daw, Ben, maglagay. Para less oil, hindi natin siya ipiprito. I-air fry natin siya. Kasi may taba-taba na yan. For sure, maglalabas siya ng maraming taba. Ayan, o. Sakto. Andito yung aming assistant. Si JML. Hindi assistant natin sa kusina, be. Siya yung ating magbibigay ng masarap na crispy pork. Ano lang siya, isi-select lang. Kasi may mga drawing dyan kung ano yung gusto lutuin. May chicken, fish, pork. Pwede rin mag-bake. So, pili-pili lang, pindot-pindot lang tayo. Mas pinadali yung ating pagluluto. Wala na tayong nilagay na oil dito. So, mas maglalabas pa to ng maraming oil.
Ang maganda dito, kitang-kita natin yung ating niluluto. Kung ano yung status niya, kung naluluto ba siya. So, ayan. So, wait lang natin. Nasa 180 degree and then 16 minutes. Kapag tapos na mag-beep-beep siya ng mga 3 times and then mag-ano siya ng off. And hindi muna natin siya open hanggat hindi siya ma-clear katulad niya. So, pwede na natin siyang baliktarin. I-check natin yung ating pork. Tingnan nga natin. So, ayan. Hindi pa siya masyadong naprito, no? Okay. Usually, ginagawa namin, kinabaliktad namin para both side maluto na maayos. So, ito na yung ating air fried pork. Kain tayo. I-off ko na lang siguro ito, ha? Then, ito yung aming brunch. Breakfast and lunch. Ang lambot niya. Mainit lang kanina. Ayan no, ang lambot niya. Yung taba. Tapos, ang dali lang i-slice yung balat. And, ayan no, ang sarap. So, ito na. Hugasan na natin yung ating ginamit. Ito, pwede itong basain. So, wala siyang, ano dito, mechanism ba ang tawag doon? So, pwede siyang basain at hugasan. And tingnan nyo naman, hindi tayo naglagay ng oil sa ini-air fry natin. Pero, ang daming nilabas na oil dun sa pork. So, may ganito siya, strainer. And, ayan yung oil ng ating pork. Ayan, no. Kaya mas, ano siya, mas healthy siyang kainin kasi hindi na tayo naglalagay ng oil plus naglalabas siya ng natural oil. And, ayan, hindi natin ito makakain. So, mas okay. So, ayan, hugasan ko lang yan ng maayos, pati this one. Ayan. Ayan, alam ko naman na
halos lahat meron ng air fryer. So, kami yung nauhuli. So, anyway, gusto ko lang i-share sa inyo yung binili naming air fryer. And sobrang okay talaga to. Ito nga pala yung brand ng aming 6.5 liter digital air fryer. So, JML. And malaki na yung capacity niya. Ito na yung binili namin para kahit malaking isang buong manok is kakasya talaga siya. At para isang luto lang, so mas makakatipid sa kuryente at saka sa effort. Kaya yung 6.5 liter na yung pinili namin. Kasi may maliit lang version din to. And ang magagawa natin dito sa air fryer ng JML, ayan yung air broil, grill, air fry, pwede rin mag-bake, pwede rin yung saute, and air roast. Ito nga pala yung digital touchscreen, so pinakita ko sa inyo kanina, and non-stick pan na rin siya with rock. And anytime, pwede nyo ma-adjust yung timer, so gusto ninyong timer. And marami tayong maluluto dito, pwede yung fish, pizza, fries, baked, vegetables, meat. So, yun yung the best dito sa aming nabili. JML brand.